Not honor superstar sa sa ilalim sa rapid swab testing. Bakit nga ba kailangan ito? Opo, sa videong ito ay tatalakayin kung bakit nga ba ang isang superstar na honor ay kailangang sumailalim sa isang rapid swab testing. Ano nga ba ang kahalagahan nito sa kanya para sa kanyang kaligtasan, kalusugan? Alamin po at tapusin ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Ang Kapuso teleseryeng Bilangin ng Bituin sa Langit na pinagbibidahan ni Nor Honor ay magbabalik na. At talaga namang marami pong nakamiss, lalo na ang mga Noranian sa naturang teleserye. Kaya nga po ang nakikita natin sa larawan ay ang karakter ni Sedes na ginagampanan ni La Honor Superstar. Maraming nasasabik na na siya ay makita sa telebisyon at sa larangan ng kanyang pag-arte. Huli nga siyang nakita sa monovlog na Lola Doc na maraming nag-abang at maraming nanood at pumuri sa kanyang interpretasyon ng naturang karakter ni Lola Doc. Kayo po ay nanonood sa SFN9 o ang P1164 channel. Tuloyan nga po natin ang first episode ng TV remake movie ni Elwood Perez na Bilangin ang Bituin sa Langit sa teleserye noong 24 ng Pebrero ngayong taong 2020 sa GMA7. Pinagbibidahan ni Nor Honor ang ating superstar Mylin Dizon, Kailin Alcantara at marami pang iba sa direksyon ng mahusay at premiado Riz Guillen. At dahil nga sa pandemyang tumama, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, isa ang teleserye ng Kapuso Network na Bilangin ang Bituin sa Langit na naapektuhan at nahinto ang pagpapalabas dahil nga sa pag-iingat ng lahat. Talaga namang marami pong nakamiss, lalo na ang mga Noranian sa naturang teleserye na talagang sinubaybayan at nagkaroon ng 21 episode na palabas ng huling episode nga noong 3rd ng Marso. At marami ang nagtatanong, ilan nga ba ito magbabalik? Ito po ang mga katugunan sa mga nagtatanong at nasasabik na mapanood ng muli ang superstar sa Bilangin teleserye. Opo, kumpirmado at eksklusibong nilabas ng GMA Network through Kapuso League at PEP.ph na ang teleseryeng Bilangin ang Bituin sa Langit ay magbabalik taping na, at isa ito sa mga natigil na Kapuso drama series na siyang talagang naghahanda na sa kanilang pagbabalik taping. At kaugnay nga po nito, ang mahusay at premiadong direktor na si Loris Guillen, ayon sa interview ng DCRH sa kanya, ay nagpahayag ng mensahe. Bilangin ang Bituin sa Langit, magbabalik taping na. Sa mga natigil na Kapuso drama series so far, ang Bilangin ang Bituin sa Langit ang talagang naghahanda na sa kanilang pagbabalik taping. Sabi ng direktor ng teleserye na si Loris Guillen, halos araw-araw ay nag-zoom meeting sila para ayusin ang script sa taping, at pahayag pa ng butihing direktor na nakapanayam ng DZR8, linggo-linggo nga ay nag-meet sila on the script kasi ang usapan nila once na nag-resume ang programa, ito ay magtutuloy-tuloy na. At ayon nga sa direktor, magmula doon sa kung saan sila tumigil noong 3rd nga ng Marso, ang episode 21, hanggang sa pinakahuling episode ng naturang teleserye, kailangan nilang makumpleto ang lahat ng iyon, kaya't pinag-aaralan nilang mabuti kasi pag nagbalik na sila, lahat sila ay naka-lock-in sa isang location at isa lamang ang kanilang titirhan sa isang lugar kung saan wala nang makakalipat-lipat at may sistema ang lahat. At bukod nga dito, ayon pa rin sa direktor, ay pinag-aaralan nila ang safety guidelines na inilabas na ng GMA7. Naglabas kasi ang sariling safety guidelines and protocols ang GMA7 na kailangang matupad ng lahat ng nagtatrabaho sa naturang network. Ang Kapuso Network Management nga ay nag-require sa lahat ng mga artista at production staff na magbabalik ng mga teleserye sa kanilang network
na huwag nang lumabas sa kanikanilang bahay mula August 17 hanggang August 30 or self-quarantine at itinakda na nga na sa August 22 ang swab testing para sa lahat ng kasali sa taping ng mga magbabalik na teleserye. At kasama nga dito ang buong cast ng Bilangin ang Between. Dahil dito, si Nor Onoro ang superstar will undergo swab testing, a rapid swab testing dahil sa sila ang pangunahin na magiging vulnerable sa naturang virus sa kanilang edad. Gayun din ang direktor na si Loris Guillen at ang iba pang senior na kanilang kasama sa naturang programa, mapa-staff man ito o artista, ganun din ang mga batang artistang kanilang kasama para sa kaligtasan ng lahat. Opo, yan po, nakita natin malinaw na sa August 22 rapid testing for all the stars. Para ating pakinggan naman ang ilan sa mga eksena ng huling episode ng naturang teleserye noong Marso. Para yan po, narinig natin medyo may kahinaan ng tinig ni Laon Nor, subalit ito po ay ang kanyang paanyaya noon sa lahat ng mga taga-subaybay ng teleseryeng Bilangin ang Bituin sa Langit. Sana po muli ito ay subaybayan at panoorin. Para po sa patuloy na kaligtasan ng lahat, ordinaryong mamamayan man o mga artista, bago magbalik sa trabaho, lalo na po ang mga senior citizen tulad ni Laon Nor, ay kailangan nga pong sumailalim sa swab testing. Bagamat nag-iingat at sumusunod naman sa proper protocol at social distancing si superstar Nora Onor, ay talagang doble ang kanyang pag-iingat. 4 na buwan na siyang hindi gaano lumalabas sa kanyang tahanan, lalo pa nga at ang kanyang ex-husband na si Boyet De Leon ay nag-positive at sa kabutihang palad naman ay isang survivor ng COVID-19 pandemic sickness of this year. So yun po, nothing to worry about the superstar's rapid swab testing. It's all about her safety and following protocol of GMA Network for her future comeback para sa kanyang teleserye. Muli, salamat po sa inyong panonood at maaari po kayong mag-iwan ng comments. Huwag lamang pong harsh. Kindness is required.